Ayan, magandang umaga po sa bawat isa and also good morning po din sa mga nanonood sa atin online. Let us open our Bible in Matthew chapter 8, verses 5 to 13. Sabi po dito, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed, and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. And in verse 13 po, sabi doon, then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Ito pong istorya na to ng Roman centurion and the healing of his servant ay isa po sa mga miracles na ginawa ng ating Panginoong Jesus doong siya po ay nandito sa mundo. But in this story po, ang naging pangunahing mensahe o ang nagmarka sa mga apostles, lalo na kay Matthew, ay hindi yung miracle na ginawa ng Panginoon, bagkus yung pananampalataya ng Roman centurion. The chapter 8 and 9 of Book of Matthew po ay meron pong recorded na 8 na miracles na ginawa ang ating Panginoong Jesus. Ibibigay ko po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo ang mga ito as our reference sa ating pong pag-aaral ngayon. Ito po yung una. Number one is power to make clean. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 8 verses 1 to 4. And then number two, healing from a distance, which is ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Matthew chapter 8 verse 5 to 13. Number three is carrying our diseases. Matthew chapter 8 verse 14 to 17. And then yung pang-apat po, power over nature. The Matthew chapter 8 verse 23 to 27. And then pang-fifth po, power over Satan. In Matthew chapter 8 verse 28 to 34. And yung pang-anim po, power over sin. Matthew chapter 9 verse 1 to 8. And then power over sickness and death. In Matthew chapter 9, 18 to 26. And then pang-walo po, power over darkness in Matthew chapter 9 verse 27 to 34. All these miracles are recorded in chapter 8 and 9 of Book of Matthew, and it gives us a message that Jesus have authority over diseases, over disaster, over sins, and even over death. He can and he is able to change our situation, kahit gaano pa ito kapangit at kalala. Ganyan po ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. But what makes the miracle about the healing of centurion servant is different from others. Ito po ay dahil dito lang natin nakita o nabasa na ang Panginoong Jesus ay namangha sa pananampalataya ng isang tao. In verse 10, sabi doon, when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Alam niyo po, dalawang beses lang po na naitala sa Bible na ang Panginoong Jesus ay namangha sa tao. Number one is in this story sa Matthew chapter 8 verse 10 because of the faith of the Roman centurion. At yung pangalawa po ay mababasa natin sa Mark chapter 6 verse 6. Sabi doon, and he marveled because of their unbelief. In other translation po, he marveled because of the unbelief of his people. Namangha daw ang Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo. Alam niyo po, kakaiba yun eh, no? Namamangha din pala ang Panginoon dun sa mga tao na walang pananampalataya sa Kanya. Biruin mo, o biruin po natin, no? Napakadami ng ginawa ng Diyos sa kanila. Jesus preached to them the gospel or the good news,
Jesus healed their diseases, bumuhay na ng patay ang Panginoong Jesus, at madami pang ginawa ang Diyos sa kanila. Pero ang ending, hindi pa din sila naniniwala sa Panginoon o pinagdududahan pa rin nila ang ating pong Diyos. Parang sa panahon natin ngayon, binigyan ka na ng magandang trabaho, kumikita ang ating mga negosyo, may maayos na tirahan, may maayos na pananamit, nakaranas ng kagalingan sa ating Panginoon o nakaranas ng kagalingan sa kanilang sakit, nakakakain ng 3 beses o higit pa sa isang araw, nagkaroon ng problema. Ang tanong, totoo bang may Diyos? Bakit parang pinababayaan niya ako? Sa dami ng ginawa ng Diyos na mabuti at magaganda, kawalan ng pananampalataya ang tugon o pagdududa ang tugon sa ating pong Panginoon. Di ba't kahanga-hanga nga naman? Isang bagay din po, no, na matututunan po natin sa story ng Roman Centurion, na ang Diyos po pala ay nag-e-expect ng pananampalataya sa atin, sa mga sumusunod sa Kanya at sa mga naglilingkod sa Kanya. Sabi po ng Luke chapter 18 verse 8, I tell you, Jesus said, I tell you, He will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Ang Panginoon po, o ang ating Panginoong Jesus, ay nag-e-expect ng pananampalataya sa Kanyang mga tao. Ginawa na ng Diyos ang lahat para sa atin. Jesus died as payment of our sins, and Jesus resurrected for our justification. Pero ano ang tugon natin dito? Pananampalataya na mamamangha ang Diyos o kawalan ng pananampalatayang mamamangha ang ating Diyos? Balik po tayo din sa ating text in Matthew chapter 8 verse 10. When Jesus heard this, He was amazed and said to those following Him, Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Maybe the major question about in this story is why Jesus called it great faith. Bakit tinawag po ng Panginoon na ang pananampalataya ng Roman centurion ay isang dakilang pananampalataya? But before that po, no, tingnan din po natin paano nagkaroon ng pananampalataya itong Roman centurion na ito sa ating pong Panginoong Jesus. Doon po sa version po ni Luke sa chapter 7 ng story din pong ito, dito mababasa po natin yung different version ng story ni Roman centurion. Mas maraming detalye ang makikita natin dito upang mas maging clear po sa atin yung story ni Roman centurion. Ito po, dito po natin mababasa yan sa Luke chapter 7 verse 1 to 10. Tingnan niyo po yung difference, ha. Sabi po dito, after he had finished all his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum. Now a centurion had a servant who was sick at the point of death, who was highly valued by him. When the centurion heard about Jesus, markahan po natin yung word na yan, ha? When the centurion heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and heal his servant. And when they came to Jesus, they pleaded with him earnestly, saying, He is worthy to have you do this for him, for he loves our nation, and he is the one who built us our synagogue. At tingnan po natin dun po sa version po ni Matthew, sa Matthew chapter 8, verse 5 to 7, ito po yung sabi ni Matthew. When he had entered Capernaum, a centurion came forward to him, appealing to him, Lord, my servant is lying paralyzed at home, suffering terribly. And he said to him, I will come and heal him. Mapapansin po natin dito, dun po sa version po ni Luke, may mga detalye na wala po dun sa version ni Matthew. Pag binasa po natin itong version ni Matthew, pwedeng ang interpretation po natin, si Roman centurion ay directly na lumapit sa ating pong Panginoon. Pero in the version of Luke po, sinabi po doon na nagpadala po pala si Roman centurion ng kanyang representative para humingi ng tulong para sa kanya. Nakita niyo po yung difference?
At dito po masasagot kung paano po nagkaroon ng pananampalataya ang isang Roman centurion sa ating pong Panginoon. Mababasa po natin yan dun sa verse 3. Sabi po dito, when the centurion heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews. Sabi po doon, nung nakarinig itong Roman centurion ng balita tungkol sa ating Panginoon, nagpapunta siya ng tao sa ating Panginoong Hesus para pagalingin yung kanya pong alipin. When the centurion heard about Jesus, ito po ang eksaktong sagot kung paano nagkaroon ng pananampalataya ang Roman centurion sa ating pong Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung nabasa ko po ito, naisip ko na ito ay walang pinagkaiba dun sa naging senaryo nung isang babaeng 12 taon nang dinudugo at kung paano siya umabot na sa punto ng kanyang buhay na ang tanging Panginoong Hesus lang ang may kakayahan na siya po ay pagalingin. Mababasa natin yan dun sa Mark 5:25-29. Sabi doon, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. And in verse 27, sabi doon, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Alam niyo po, parehong-pareho yung naging senaryo ng Roman centurion at nung babaeng 12 taon nang dinudugo. Nung makarinig sila ng balita patungkol sa ating Panginoon, doon po namuo yung pananampalataya sa kanila pong mga buhay. That this Jesus Christ can bring healing in their life. Sabi po ng Romans 10 verse 17, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. Nung nabalitaan nila yung ginagawa ng ating pong Panginoon, ay sila po ay nagkaroon ng pananampalataya sa kanila pong mga buhay. This Roman centurion po, no, nung marinig lang niya yung ginawa ng Panginoon dun sa ibang tao, nagkaroon din siya ng idea o nagkaroon din siya ng pananampalataya na itong Jesus na to, kayang pagalingin yung kanyang alipin. Now, why Jesus called it great faith? Number one, because he acknowledged the authority of Jesus. Basahin po natin yung Luke 7:6-8. Sabi dito, and Jesus went with them when he was not far from the house. The centurion sent friends saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Therefore, I did not presume to come to you, but say the word, and let my servant be healed. For I too am a man set under authority, with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. First thing po na manonotice natin dito in these verses, the Roman centurion called Jesus Lord. Tinawag niya ang ating pong Panginoon na Lord. It is very unusual sa isang opisyal ng Roman military po na gamitin ang salitang Lord na hindi para kay Lord Caesar. Wala po silang ibang Lord sa Roman government, kundi ang kanilang Lord Caesar. Pero ito pong Roman centurion na to, tinawag niya si Jesus na Lord. Very unusual po yun, no, na sinasabi ng isa pong Roman centurion. At bukod doon, kaya po siya tinawag na centurion, eh dahil po meron po siyang 100 soldiers under his leadership. So he is powerful based on his position. And he is influential based on his position. At wala silang ibang Lord, kundi si Caesar lamang base sa kanilang Roman law and culture. But still, this Roman centurion called Jesus Lord. Si Jesus daw ang kanya pong Panginoon. And second po na mananotice natin dito in these verses, he acknowledged the authority of Jesus
by the power of His word. Sabi niya po dun sa Luke 7, sabi dun, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Therefore, sabi niya, I did not presume to come to you, but say the word, and let my servant be healed. Sabi niya, sabihin niyo lang po, gagaling na po ang akin pong alipin. Biruin niyo po yun, no? Napaka confident ng Roman centurion po sa atin pong Panginoong Jesus. One of the reason why I call this miracle different, dahil ito po ang unang milagro na naitala sa Bible na ginawa ng Panginoon na hindi niya hinawakan, hindi niya nilapitan o nakita man lamang yung kanyang pagagalingin. Dahil ang madalas po na nangyayari bago po ang pangyayaring ito, ang Panginoong Jesus, tuwing siya po ay magpapagaling, pinupuntahan niya po yung kanyang pagagalingin. Pero mapapansin po natin sa story nito, hindi niya po pinuntahan yung kanya pong pagagalingin. Kaya mapapansin niyo po, no, nung lumapit yung representative ni Roman centurion kay Jesus at naghihingi ng tulong sa kagalingan ng alipin niya, ano pong sagot ng Lord? I will come and heal him. Pupuntahan ko at pagagalingin ko po. At pagagalingin niya yung alipin ng Roman centurion. Pero sa story nito, hindi niya pinuntahan dahil hindi rin naman inalaw ng Roman centurion. Sabi niya, sabihin niyo lang po at gagaling ang akin pong alipin. He acknowledged the power of Jesus' word. Alam niya na gagaling ang kanyang alipin basta sabihin lang ng ating pong Panginoong Jesus. Gaano tayo katiwala dun sa sinabi ng Panginoon dun po sa Bible? Pinangahawakan po ba natin yung kanyang mga salita sa ating pong mga buhay? Tulad nitong Roman centurion na to. Pinanghawakan niya at naniniwala siya na kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesus yung kanyang alagad sa pamamagitan lang ng salita ng ating pong Panginoon. Dinidescribe niya yung kapangyarihan ng ating Panginoon na sobrang matindi, na talagang kayang magpagaling kahit na ang ating Panginoon ay nasa malayo. Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the assurance or the confirmation of the things we hope for being the proof of things we do not see, and the conviction of the reality, faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. This Roman centurion acknowledged the authority of Jesus by acknowledging Jesus as his Lord and acknowledging the power of Jesus' word. Ganun po niya in-acknowledge ang authority ng ating pong Panginoon. He acknowledged Jesus as Lord and he also acknowledged the power of his word. Kaya lumapit siya sa Diyos na punong-puno ng kasiguraduhan na kayang pagalingin ng Diyos ang kanyang alipin. My second point is this po, no? Why Jesus called it great faith? Because of what is in his faith. Ano kaya yung laman nung pananampalataya ng Roman centurion? I notice po, no, na hindi siya lumapit sa Panginoon for his own sake, but for his servant healing. Lumapit siya sa Diyos para dun sa kagalingan ng kanya pong alagad. In verse 6 po ng Matthew 8, sabi dun, Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. In the Roman Empire po, no, slave did not matter. It was of no importance to anyone if they suffered and whether they live or die. They considered slave a trash if they are in sickness. A slave was no better than a thing. A slave had no legal rights. His master was free to treat him or maltreat him. Sa pag-aaral ko po, no, ng Roman Empire Law and Culture, nakita ko po itong statement na to ni Gaius, a Roman legal expert. Sabi po niya, we may note that it is universally accepted that the master possesses the power of life and death over the slave.
Kaya ito yung nagbibigay sa kanila, sa mga Romano, no, ng kalayaan na buhayin or patayin ang kanila pong mga alipin. Malaya sila, no, na buhayin at patayin ang kanilang mga alipin kung ito ay hindi na nila napapakinabangan. And in Israel po, no, na kung saan during that time, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roman Empire, it is very unusual also na ang isang Roman citizen ay makisalamuha sa mga Hudyo. At ganun din ang magbigay ng magandang treatment sa alipin niyang Hudyo. Kaya medyo kakaiba itong Roman centurion na ito, bakit nagpapakita siya ng kabutihan sa isa pong Hudyo. At hindi lang po iyon, no, in Luke version po, mababasa natin doon na pinagpatayo pa nitong Roman centurion na to ng templo ang mga Hudyo. Sabi po ng Luke 7 verse 5, "For he loves our nation and he is the one who built us our synagogue." Pinagpatayo pa niya ng templo ang mga Hudyo. Kaya talagang kakaiba itong Roman centurion na to. Kakaiba siya, bakit siya nagpapakita ng magandang pagtrato sa isa pong Hudyo. At alam niyo po, ang ginawa niya, di ba? Humingi siya ng tulong sa Panginoon, then he called Jesus Lord. Alam niyo po kung ano ibig sabihin niyan? He take a risk. He is willing na maparusahan ng kamatayan dahil sa paglabag niya sa batas ng Roma. He humbled himself before the Lord. Nilunok niya ang kanyang pride. Inalis niya ang sarili niya bilang isang mataas na opisyal ng Roman military upang humingi ng tulong sa kagalingan ng kanyang alipin. He take a risk. At what do you think? Ano po ang tawag sa ganyan? Hindi po ba ang tawag yan ay pag-ibig? Ano ang laman ng pananampalataya ng Roman centurion? It is love. Pag-ibig ang laman ng pananampalataya ng Roman centurion. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verse 2, "If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing." If I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. Kahit meron kang pananampalataya na kayang magpagalaw ng bundok, ngunit kung ito ay walang pag-ibig, ito po ay walang kwenta. Love is the greatest. Sabi po ng 1 Corinthians 13 verse 13, "And now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of these is love." And then why love is the greatest? Bakit hindi yung faith? Bakit hindi yung hope? Bakit ang pag-ibig ang pinakadakila? Sabi po ng Matthew chapter 22 verse 36 to 40, "An expert of the law asked Jesus, 'What is the greatest commandment?' Jesus answered him in verse 37 to 39, sabi doon, 'Love the Lord your God with all your heart and with all your souls and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself.'" Nung tinanong ang Panginoong Jesus, ano ang pinakadakilang kautosan? Jesus answered, despite of hundreds and thousands of law sa Bible, sabi niya, "The greatest commandment is to love God and to love people." Love is the greatest. Love is greater than faith and hope, in that both faith and hope depend on love for their existence. Without love, there can be no true faith. And without love, there can be no genuine hope. A loveless hope is an oxymoron, because we cannot truly hope for something that we do not love. Alam niyo po, the Greek translation po ng love na ginamit po dito sa 1 Corinthians 13 and also in Matthew 22 verse 36 to 40, ang Greek word po na ginamit dito na love is agape, which means the highest form of love or the love of God to man. And in English translation po, they use two words para po matranslate ang agape. The first is the word love, which is the common English translation.
But the second word po na ginagamit sa salitang agape is charity. At alam niyo po, sa King James Version po ng 1 Corinthians 13, hindi po ginamit yung word na love, but they use the word charity, which means helping or serving. Ano po ang pinupunto ko po dito? Tignan niyo po yung ginawa ng Roman centurion. Pinaglingkuran niya ang kanyang lingkod. Pinaglingkuran niya ang kanya pong alipin. Lumapit siya sa Panginoon, sa ating Panginoong Jesus, upang manghingi ng kagalingan para sa kanyang alipin. At ito ay patunay at nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa tao. Ang paglilingkod po natin sa Diyos at paglilingkod po natin sa tao ay pruweba ng ating pong pag-ibig sa ating pong Panginoon. Alam ko lahat tayo dito ay pare-parehong merong pananampalataya sa Diyos. Pero ano ang laman? Ano ang nasa loob ng ating pong pananampalataya? Pananampalataya na walang pasensya, pananampalataya na walang pagtitiwala, pananampalataya na walang katatagan, pananampalataya na selfish, pananampalataya na nagtatanim ng sama ng loob, o pananampalataya na walang pag-ibig. Ano ang laman ng iyong pananampalataya? 1 Corinthians 13:2, if I have a faith that can move mountain, but do not have love, I am nothing. Kahit ikaw pa ang may pinakadakilang pananampalataya sa lahat, pero kung wala kang pag-ibig, ayun po ay walang saysay. Meron po akong tanong sa bawat isa. Faith can move mountain. Naniniwala po ba tayo dyan? Faith can move mountain. Say amen nga po. But this morning po, no, I want to conclude this topic in this. Faith can move mountain. Yes, amen on that. But faith without love can't move mountain. Ang pananampalatayang walang pag-ibig, hindi niyan kayang magpagalaw ng bundok. Amen po ba? Tayo po ay tumayo. Gusto ko rin pong i-share po itong isang angulo na to, no, na napag-aralan ko po about sa Roman centurion. At kung bakit namangha ang ating pong Panginoon sa pananampalataya nitong Roman centurion. Remember that this centurion is not a Jew. Hindi po siya Hudyo, no? Isa po siyang dayuhan sa bayan ng Israel. Sa madaling salita, he is a Gentile. Isa po siyang Gentil. The Israelites were taught the word of God since they were young. Everyone in Israel was familiar with God's word. So if there is one place where you expect to find faith to God, it is obviously in Israel. But in this story, during that time, mahirap po makakita ng pananampalataya sa totoong Diyos sa mga Gentil or sa Gentiles. But Jesus met a foreigner, a Gentile, this non-Jewish person na merong pananampalataya sa kanya. Dahil kung meron mang dapat asahan ng Panginoong Jesus na may pananampalataya sa kanya, ayon ay walang iba kundi ang mga Hudyo. Pero ito ay nakita niya sa isang dayuhan. And that is one reason kaya po namangha ang Panginoon sa pananampalataya ng Roman centurion. Dahil isa siyang Gentil. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, I just want to give credit dun sa tao na naglakas ng loob na magkwento dito sa Roman centurion ng patungkol sa ating pong Panginoong Jesus. Iniisip ko nga po, baka ito yung alipin niya na may sakit. Kaya ganun na lang yung kanyang pagmamahal dito sa kanyang alipin. Baka ito yung nag-share sa kanya nung gospel. Pero anyway, ang mahalaga, nakarinig siya ng balita patungkol sa ating pong Panginoon. Kaya po kung sino man po dito, kung natatandaan mo pa sa iyong isip, kung sino yung ginamit ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, maybe kung hindi ka labisan, you can send message to Him para magpasalamat
na sinirang ka ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, ako po ay nakakilala sa Diyos because of my childhood friend, si Medmed and Rap Rap Dantok. Kaya po ako nakakilala sa Panginoon dahil po sa kanila. And I am so thankful to God because of their life. Dahil sila po ang ginamit ng Diyos para ako po ay makakilala sa ating pong Panginoon. At ganun din po tayo, no? Huwag nating kakalimutan yung tao na naglakas ng loob na lumapit sa atin para i-share ang ating pong Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, unang-una sa lahat, maraming salamat sa ganda ng inyo pong salita, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ito po ay makapangyarihan sa amin pong mga buhay. Lord, kung meron man kami, Panginoon, na pagdududa sa inyo, I pray, Panginoon, na ito po ay alisin niyo po sa amin pong mga buhay. At kami po ay matuto na magtiwala, na maniwala, Panginoon, sa inyo pong salita. Lord, pare-pareho po kami, Panginoon, na kumpiyansa na kaya niyo pong baguhin ang aming mga buhay, kaya niyo pong baguhin, Panginoon, ang buhay ng aming pong pamilya, kaya niyo pong baguhin, Panginoon, ang sitwasyon ng aming mga buhay kung ito po ay nasa kapangitan. I pray, Lord Jesus, na patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa na nandito at ganoon din po sa mga nanonood po sa amin online. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanila pong mga buhay sa pangalan ni Jesus.